Affairs and Public Service Channel, Margo TV Philippines, live. Magandang araw po sa ating lahat. This is Ricky Mendoza, direct from the Philippines to the world. As you can see, tayo po ngayon ay live at inihahatid namin sa inyo ang ating bagong programa. Ito po ay may pamagat na susi. Kaya po ito susi, marami po tayong bubuksan na mga paksain para po lalo itong magliwanag at maunawaan po ng marami sa ating mga viewers, mga followers, upang sa ganon, hindi po tayo nagtataka, ba't ganito, bakit ganon? At least magkaroon po tayo ng kaalaman sa atin pong kapaligiran. At nais ko pong samantala hindi ng pagkakataong ito sapagkat ang inyo pong narinig kanina ay maituturing po nating susi. Ang ating pong presidente, Attorney Jigs Magpantay. Apelyido pa lang ng ating presidente, abogadong abogado na, Magpantay. Kasi po ang atin pong pagkakaalam kapag ka sinabing abogado, sila po ay alagad ng katarungan. Kaya yung pong pagiging alagad nila ng katarungan ay maituturing po nating susi. Sapagkat kapag ka mayroon pong problema, natural, kailangang magliwanag ito. At magliliwanag lamang ito at magkakaroon ng pagkakapantay-pantay o tinatawag na katarungan kapag ka napili po natin yung tamang susi. Kamukha po ng mga naging matagumpay na mga kaso na hinawakan po ng ating pong guest of honor sa araw pong ito, si Attorney Topacio, aba ay mga malalaking kaso po ang kanyang hinawakan. At noticeable po yung sinasabi na kapag ka ikaw ay isang abogado o isang doktor, wala kang choice kung hindi gampanan ang iyong profesyon. At sa pagganap po ng ganyang profesyon, nagniningning yung tinatawag po nating liwanag ng katotohanan at katarungan. Kaya sa lahat po ng mga kaibigan natin na mga abogado, itinuturing ko po kayong susi ng katwiran, susi ng katarungan. At sana nga dumami pa ang abogado sa ating bansa. At to my mind, sila po ay itinuturing na one of the best sa buong mundo. Like our former president, Ferdinand Edrolin Marcos. Siya po ay tinagurian ng marami na young and brilliant lawyer. Although sa panahon ng kanyang panunungkulan, marami po siyang ipinakitang susi sa kaunlaran, yung pong masasabi po nating all around talaga. Halos lahat ng aspeto ng pamamahala ay alam po niya. Meron po siyang mga nakahandang susi para sa lahat. Lalong-lalo na po ang ekonomiya ng Pilipinas. If I still remember it right, nung mga panahon na ako po ay neophyte pa lang sa broadcasting noon, 1970s, nagkaroon po ako ng close encounter with the then president. I noticed something na kapag ka ang ating pong dating presidente Ferdinand Marcos, pagka nagbato ka ng tanong bilang reporter, magtatanong ka. Eh ang napansin ko pong ugali ng ating dating presidente, he always answer a question with a question. Kaya bahala ka ng pumick up kung paano ka magfa-follow up ng mga katanungan sa ating pong dating presidente. At ang isa po sa remarkable talaga na hindi ko malilimot, nagkaroon ng international press conference. Nagdatingan po lahat dito yung mga foreign correspondent at ang napansin po natin,
ang medyo talagang medyo mayabang, agresibo magtanong ay yung pong isang reporter ng Amerika. Ganito po ang line of questioning niya. "Mr. President, my question is hypothetical in nature," sabi pa niya. And then, nung ibato niya yung tanong niya, "You have been bragging, Mr. President, that the Philippines is the most peaceful country to live in, contrary to what has spread all over the world, that the Philippines is the most dangerous place to live in." Ang ganda po na naging sagot ng ating pong presidente. Sabi niya, "Oh, Mr. Reporter, why are you still alive till now?" Namutla yung reporter na Amerikano. Hindi na po siya nakapag-follow-up question. Kasi po yung mga yan, may ugali rin sila na talagang may intention sila na una-una hiyain yung kanilang mga ini-interview. Eh, he was caught by a big surprise na ganun palang katalino yung kaharap niya, yung kanyang gustong hiyain. Sa halip na ang mapahiya, yung kanyang hinihiya, siya ang naging kahiya-hiya. Nagtawanan yung mga kapatid nating mga reporter ng mga panahon na yon. Lahat ng nakapanood, nakasaksi doon sa interview na yon, eh, nagkaroon ng iba't ibang reaksyon. Sayang wala pang mga ano noon, cellphone, unlike now na halos lahat through cellphone. Advanced na ang ating technology. Well, anyway, ang ating pong nais na bigyang emphasis dito, kung magkakaroon po tayong may ma-encounter po tayong mga issue o problema, hahanapan po natin yan ng susi. Na ang layunin po natin ay malutas yung magiging problema na yon for the benefit of everybody. Yung tinatawag po nating win-win solution. Yan po ang dapat na maging mentality ng bawat Pilipino. Unlike nung mga nakalipas na panahon, kapag ka nagkaroon ka ng kaunting pagkakamali, nagsimula na tuldok yan. Grabe. Hindi magiging tuldok yan bandang uli. Ang lawak na at talagang hindi ka na makikita. Matatabunan ka na ng katakot-takot na issue laban sa iyo. Whereas, kung atin pong ma-establish, atin pong matuturuan ang ating mga kababayan na bigyan po natin ng pagkakataon ang liwanag ng katotohanan o yung tinatawag po namin na susi. Susi ng bawat problema na magka-crop up between now and the future to come. Mahirap po kasi na yung naging mentality ng karaniwan na kapag ka nagka-problema, nagmumukmuk, dinaramdam, eh huwag po ganun. Yung sinasabi ng mga Amerikano, "Why cry on a spilled milk?" Eh, yun po ang isa sa mga magiging layunin nito pong ating programa, susi. At kung loloobin ng itaas na magkaroon pa ng extension ang buhay natin, gugulin po namin ang aming panahon sa pagsasagawa ng extensive research kung paano po natin magagamit ng epektibo ang susi, itong programang ito, maging susi ng iba't ibang uri ng problema na atin pong kakaharapin. Sa atin pong naobserbahan kanina, sinusubaybayan po natin yung mga pag-uusap ng dalawang matalinong tao. I'm referring to Attorney Jigs Magpantay and our guest of honor today na walang iba kundi po si Attorney Topacio. Eh nakakatuwa at nagagalak ang puso ko sapagkat magandang makinig
kapag ang pareho nag-uusap ay susi, parehong susi po sila ng katarungan. Sapagkat minsan kahit medyo nag-i-inject ng biro ang dalawang abogadong ito, kitang-kita pa rin kahit joke yun, may mapupulot ka pa rin na aral. At hopefully, ito pong mga susunod po nating pag-broadcast na ganito ay gagawin po natin ito ng tinatawag na production. Kailangan meron ding video para lalo pong mabigyang emphasis ang mga subject na tatalakayin po natin, subject na gagamitan po natin ng susi. Thank you very much. Tuloy-tuloy po tayo at sa ating pong programa at umaasa po kami na itong mga susunod na atin pong pagsasama-sama sa pamamagitan po nitong Margo TV ay lalo pong magiging mas makahulugan, mas makulay ang ating gagawing presentation para po sa benefit ng ating pong mga viewers, hindi lamang po dito sa buong Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Kaya siguro, from time to time, gagamit din po tayo ng mga foreign language para sa ganun, maintindihan tayong ganap ng iba't ibang lahi, iba't ibang lingwahe na nakatutok sa ating pong program. At in general, karaniwan po kasi sa mga Pilipino, next to kung tayo, US na English-speaking country, eh nakakatuwa, marami pong Pilipino ngayon na mas fluent magsalita ng English kesa doon sa mga tunay na Amerikano. Kaya naman, nakakatuwa rin in return, gumaganti naman sila. Ang dami rin nating na-encounter ngayon, Amerikanong-Amerikano pero mas matatas managalog sa ating mga Pilipino. I understand even the Russians, they talk fluent Tagalog. They speak our language well. Because as per my information, sila po ay kabilang sa subject nila habang estudyante, subject nila ang wikang Pilipino. Ganyan po kaganda at acceptable ang ating pong wika. At in general, tayo po mga Pilipino, sabi nga nila, isa po sa mga outstanding na mga matatalinong tao kasi ang example po ng matalinong Pilipino, eh wala pong iba kundi ang ating pinakadakilang bayani, Dr. Jose Rizal. At paglipas po ng mga panahon, bawat siglo na dumaan, aba, eh nagkaroon po tayo ng isang napakatalinong presidente. And we are referring to no other than former President Ferdinand Edralin Marcos. At siguro sa mga susunod na edition po natin, with matching video, ay ilalahad po natin yung isang pinakamahalagang susi. Sapagkat yung susi na akin pong tinutukoy, eh malaki po ang kinalaman sa problema sa palupa dito sa ating bansa. Since time in memoriam, panahon pa po ng Kastila, kaya nagkakaroon ng mga conflict, nagkakaroon ng malalalim na sigalot. Ang pinag-ugatan niyan ay palupa. At hopefully, magiging panauhin natin one of these days ay yung pong executive administrator ng Acopiado Estate, and we are referring to Mr. Daniel Balmonte Frienesa, who happens to be a good friend of mine when we were still in we are in our early stage in broadcasting. He is a very good technician, and yours truly, I'm the youngest known way back 1970. At you will be surprised na
hindi pala dapat na pag-awayan ang problema sa palupa. Manapa, kailangan lang ma-educate na mabuti ang both parties na nagkakaroon ng misunderstanding. At kaya po natin gagawin din yan, yung matagal ng problema, yung bang, kumbaga, sa haba ng panahon, nilulumot na ang problema sa palupa. Pero with the advent of our good friend, masasabi ko rin siya na ay isang magaling na susi para once and for all tapusin itong mga problema patungkol po sa palupa. Kaya po kasi ang napansin natin, lumalala ang problema kapag ang both parties, yung claimant at saka yung tumatayo na owner, eh parehong walang alam tungkol sa malinaw na background ng palupa. Whereas pagka fully educated both sides, eh walang dahilan para magkaroon sila ng misunderstanding. Manapa, magkakatulungan yan. At pag nangyari po yun, mawawala po yung mga sigalot na minsan nagiging dahilan para magkaroon ng krimen. At pagka nangyari po yan, siguro ang mga lawyers natin na ha-handle ng mga kaso patungkol po dito sa ating problema sa palupa ay talagang purely mag-a-advise na lang, magre-remind na lang sa magkabilang panig. At pagka ganun na po ang status, masasabi po natin, makakalakad tayong lahat na nakataas ang ating noo. At maisisigaw natin sa buong mundo, I'm proud to be a Filipino. Sapagkat ang aking bansa ay nakikita kong umuunlad dahil po doon sa susi na ginamit para yung pinakabuod ng mga problema ay mabigyan po ng ganap na kalutasan. Maybe yan lang po muna pansamantala ang ating pong initial broadcast for today, at wishing one and all the best of this month. At yung pong mga susunod pang mga buwan hanggang sa matapos po ang taong ito, nawa po ay magkaroon ng katotohanan ng lahat na magiging merry, sapagkat I can feel na itong taong ito ang magiging pinaka prosperous na taon, at ito ay tatandaan ng bawat isa. Magiging talagang maganda ang pagsalubong natin sa year 2024, sapagkat sa pamamagitan po ng mga ganitong development, eh yun po ang pinakaabang-abangan ng marami sa atin, yung future na development. Noon, balita pa lang na darating ang panahon na ang mga foreigner magkakaroon ng pagbabago. Unlike ng mga nakalipas, eh Pilipino ang nangingibang bayan, nangingibang bansa para kumita. But with God's help, magbabago po yan. Itong mga foreigner ang pupunta na sa Pilipinas para magtrabaho, para sila kumita. At tayo naman mga Pilipino, ang sarap na harapin natin yung ating kinabukasan. It is a very, very bright future for all of us, lalong-lalo na po sa future generation nating mga Pilipino. Hindi na po kamukha nung dati na marami pong naghihirap, pero itong future generation natin, rest assured and God willing, magiging prosperous po lahat ng Pilipino. Higit po sa lahat, tayo po ay ma-enlighten ng mabuti, sapagkat for every problem, there is always a solution. There is always a key to open everything that is closed.
naging close yan dahil may problema. But with this program, I just hope you will remember na merong nagpasimula ng pagsisindi ng liwanag. At ang gamit po natin dito, lahat susi. Well, with that, I think we have to part ways for the meantime. Sa lahat po ng ating mga naging viewers, listeners, thank you very much. At utang na loob po natin ang pagkakataong ito sa management po ng Margo TV Philippines. At yung pong ating naging guest kanina, Sir, with my hands, I salute you. Mabuhay po kayo at higit sa lahat, mabuhay po at tumagal pa ng daang-daang taon ito pong ating himpilan, Margo TV. Ito po inyong lingkod, Ricky Mendoza. Magandang araw po sa ating lahat. Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live!